Babaeng Vietnamese dinakawan at inabuso pa habang sakay ng isang ride-hailing app sa Paranaque City. Isang nagmamagad na loob na tumulong sa pagpapagamot ng isang batang may sakit, biniktima pa umano ng kaanak ng tinulungan. Dalawa na aresto ng National Bureau of Investigation na nag-aalok ng abortion sa social media. Ako si Gian Ambrosio. At ako naman si Jeff Caparaz. Sa programang ito, tutulungan namin kayong malaman at maiwasan ang mga modus dahil ang nangyari sa kanila ay pwedeng mangyari sa inyo. Ito ang Bistado Mo! Isang 32-anyos sa babaeng Vietnamese sa sumakay sa isang ride-hailing app sa Paranaque City ng madaling araw, hinold up na. Inabuso pa umano ng isa sa mga suspect. Ang driver agad na naaresto habang hinahanap ang isa pa. Positibong kinilala ng biktima ang driver na nagnakaw at kasama na nanggahasa umano sa kanya noong isang linggo. Sa imbestigasyon ng Paranaque PNP, nagbook ang babaeng Vietnamese sa isang ride-hailing app madaling araw noong September 5. Pero imbes na ihatid sa kanyang destinasyon, nagpaikot-ikot lang umano ang driver. Tapos somewhere dun sa pinagpaikot-ikotan sa kanya, may sumakay na isa pang lalaki. Tapos yung lalaking yun, kinuhan lahat ng gamit niya, yung kanyang pera, ganun din yung cellphone niya. Nasa 35,000 pesos ang tinangay ng mga suspect. Pero hindi pa umano nakontento ang kasama ng driver. Ni-rape niya yung ating victim na babae. Tapos after niya magawa yung panggagahasa at pagnanakaw, idrinap siya din sa Along Paranaque. Agad nagsumbong ang biktima sa pulisya. Sa backtracking ng mga pulis, nakita ang plaka ng sasakyan ng suspect na driver. Nakilala rin siya sa lisensyang pinakita niya sa security noong sinundo niya ang biktima. Natunton at naaresto ang suspect sa Cabuyao, Laguna nitong Sabado. Narecover din ang sasakyang ginamit sa krimen. Nakuha sa loob ang cellphone ng biktima, isang pocket knife, wallet at kalibre 45 baril. Aminado siya na ginawa niya yun, pero yun nga, yung pangre-rape is hindi naman siya kasama. Kumbaga si alias Pogi lang yung nanggahasa doon sa victim. Patuloy na pinaghahanap ang kasabwat ng driver. Inaalam naman ng PNP kung may iba pang nabiktima ang mga suspect. Maharap ang suspect sa reklamong robbery with rape at paglabag sa RA 10591 o Comprehensive Law on Firearms and Ammunition Regulation Act. Permanente ng band ang driver na naaresto ayon sa ride-hailing app company. Siniguro rin nila ang kaligtasan ng mga pasahero. Suhestyon rin nila sa mga gumagamit ng ride-hailing app na gamitin ang safety feature ng app kung saan pwede silang magpadala ng SOS sa kanilang customer service agent at sa PNP hotline kung sakaling sila ay malagay sa anumang panganib. Arestado ang 23 magkakamag-anak sa kasong estafa matapos tangayin ang perang ininvest sa pinangako nilang negosyo. Isa sa nabiktima nila ang taong tumulong sa kanilang ipagamot ang kanilang kaanak. Bit-bit ang warrant of arrest, inaresto ng matauhan ng Caloocan City Police ang babaeng ito. Isa siya sa 3 magkakamag-anak na kinasuhan ng estafa dahil umano sa pagtangay ng milyon-milyong pisong halaga mula sa kanilang mga nabiktima. Isa ang clinical pharmacist na si Elias Mark sa kanilang mga nabiktima. Ayon kay Mark, nakita niya ang social media post na isang mag-asawa na mga pamangkin ng naarestong suspect at humingi ng tulong pinansyal para maopera ng kanilang anak na sanggol. Nakipagtulungan ako sa classmates ko, family, para mapa-operahan po namin yung bata. Dahil grateful po sila and thankful sa tulong namin sa anak nila, pinakilala po sa akin yung tita na 15 years na daw pong nag-lending business sa Caloocan. Tutulungan daw po nila akong makapag-invest dun sa tita nila. Nakumbinsi na mag-asawa ang biktima na mag-invest sa nasabing negosyo ng kanilang tiyahin sa pangakong 10% ng tubo kada buwan. Umabot anya sa 10.7 million pesos ang ininvest ni Mark sa loob ng 18 buwan. Hindi umano siya kahit minsan na nag-withdraw dahil nagtiwala siya sa mga suspect at umasang malaki ang kikitain ng pera niya. Pero nung subukan na niyang kunin ang pera niya, sinabi umano na mag-asawa at tiyahin nila na na-scam din sila at hindi na nila maibalik ang kanyang pera. Pero hindi naman umano masabi ng mga suspect kung paano sila na-scam. Hindi ako makatulog kasi sobrang trauma po yung pag tumulong ka tapos ganito ibabalik. Coming from people pa na natulungan, parang ang sakit na ganito yung mararanasan ko. At hard-earned money pa. Eh, hindi ko alam bakit ito yung ginawa nila sa akin. Hindi biro yung ginawa mo, para mo din kami pinatay.
Ganito rin ang sinapit ng isa namang babaeng biktima na inalok din ng 10% interest sa perang i-invest sa lending business. Hirap lang din kami. Mm-mm. Naghahanap buhay lang din. Sorry po, naiyak ako. Pinaghirapan namin na napunta sa wala. Binintang yung lupa ko para invest sa kanya. Tapos, yun lang pala, i-scam lang pala niya kapi. Ayon sa isa pang biktima, magaling mo namang umbinsi ang mga sospek. Lagi pong kinukwento sa amin ng anak niyang si Martin Reyes na ganito-ganyan daw po. Ang laki na daw ng kinikita. Nakikita ko po yung mga bandil-bandil na pera at yun din po yung isang dahilan na kung bakit nahikayat po ako mag-invest na rin po para kumita ng pera. Ang total po ng perang na-invest ko po is umabot po ako ng 1.515 million po. At ang perang na ibalik lamang sa akin is 230,000 lang po at itinanggi na na-arrest ng suspect ang mga parata. Yan 10.7 million daw ang kinulibat niya sa kanya. Totoo ba yon? Hindi po ma'am, totoo. Muli naman nagpaalala sa publiko ang mga pulis na mag-ingat sa mga scammer. Counter natin kung lehitimo mo ba yung ating pinaglalagyan ng pera. Nahuli na rin ang babaeng pamangkin ng unang na-arrest ng suspect at pinaghahanap pa ang kanyang mister. Ayon sa pulisya, bailable ang offense at pwede makapagpiansa ang suspect ng halagang mahigit 70,000 pesos. Kahit ngayon pa lang ay nananawagan ang mga biktima sa lahat na nabiktima ng mga suspect na magsampa ng reklamo sa Caloocan Police. Arestado ng National Bureau of Investigation ang dalawang katao na nag-aalok ng serbisyong abortion sa social media. Nagtakbuhan ang mga operatiba ng NBI Organized and Transnational Crimes Division papunta sa liblib na bahay na ito sa Baliwag, Bulacan na magsagawa ng entrapment operation laban kay alias Agnes. Humingi umano si Agnes ng 20,000 pesos mula sa operatibang nagpanggap na buntis para ipalaglag ang kanyang sanggol. Sa loob ng bahay, nakita ang kwarto kung saan ginagawa umano ang abortion. Maging ang medical equipment at mga gamot na ginagamit umano na pangpalaglag. Tinanggi ni Agnes na siya mismo ang gumagawa ng abortion. Tumutulong lang umano siya sa kasabwat nilang midwife. 10 years na kami tumigil niya kasi naghahanap po na po kami ng maayos. Kaya hindi ko na po inanin. Ay, nagkataon lang po na nakiusap siya naman sa hospital anak niya. Inamin niyang hindi siya nagtapos ng kahit anong medical course. Dati rin umano siyang nag-assist sa isang klinik. Kasama umano sa kanilang serbisyo ang pagtatago sa nilaglag na fetus. Minsan, hindi binabaon na lang po kasi dugo pa lang. Minsan, dinadari ng mga client. Ayon sa NBI, sa social media nakakakuha ng mga kliyente ang mga suspect kung saan pinopost pa ang mga testimonial na naging matagumpay ang abortion ng kanilang mga kliyente. Delikado din sa kanya to eh. Kasi yung mga ginagamit nila, makikita mo naman na parang may kalawang na nga eh. So, there's a tendency na magkaroon pa siya ng infection at delikado yung katawan niya. Paniwala ng NBI, sila Agnes mismo ang nag-a-abort sa mga buntis na biktima. Huwag naman natin sayangin yung buhay noon. Plus, ikaw na nag-a-avail nito, delikado ka rin eh na may mangyari sa iyo, especially itong mga to, wala namang medical background ito. Kulong si Agnes at isa pa niyang kasama na maharap sa patong-patong na kaso ng illegal practice of medicine, dispensing or sale of pharmaceutical products, sale of unregistered health products, at intentional abortion. At kung kayo'y biktima ng anumang modus, maaari kayong magreklamo sa Philippine National Police at National Bureau of Investigation. Mayroong pagkakataon po na itinatago namin ang pagkakakilanlan ng mga suspects o iba pang personalidad ng mga pribadong tao. Ito ay para respetuhin ang karapatan ng bawat tao na ituring na inosente habang wala pang kasong isinasampa sa kanila. Nais rin naming protektahan ang pagkakakilanlan ng kanilang mga pamilya na walang kinalaman sa kaso o insidente. At yan ay ilan sa mga kwentong aming nakala. Sana makatulong sa inyo para makaiwas sa mga manloloko. Kaya kung kayo na biktima rin, ipaalam sa amin, mag-iwan ng komento at i-share na rin ang video. Dahil lang nangyari sa kanila ay pwedeng mangyari sa inyo. Maging maalam dahil mahirap maloko kung ang modus ay bistado mo! Arestado ng National Bureau of Immigration tuloy talaga ako. At kung kayo biktima ng anumang modus, maaari kayong mag-
Ay, aray ko, Diyos ko, Lord. Babaeng Vietnamese ninakawan at inabuso pa habang sakay ng isang ride-hailing app sa Paranaque City. Isang nagmamagandang loob na tumulong.